Okay, talking about elevate, check ko lang yung screen ko para mas mabilis tayo. Achieve excellence over what's merely adequate. Ang Diyos mula sa kataas-taasan. So imagine this, hari siya, no? Ano bang tawag natin sa isang hari? Di ba? Excellency, your majesty. Tama po ba? So nangyari, His Excellency went down to earth for us to elevate, to lift us up. Imagine natin na isang hari, hindi niya naman sana dapat kailangan pang gawin yun. Kasi Diyos naman siya eh. Ginawa lang naman tayo ng Diyos. Pero alam niyo kung bakit? Dahil mahal niya tayo. He created us to worship Him, to give praise to Him, to give thanks to Him, to give our best, to become excellent as well. Kasi gusto niya one day magkasama-sama tayo. Pinag-usapan natin yung achieving excellence kasi we're talking about elevate, okay? Pero pag-usapan muna natin ano yung problema. Ano yung most common problems ng mga Pilipino? Okay, sino makakapagbigay ng example? Okay, ano ba yung common na problema mo ngayon? Okay? Or ng mga Pinoy? Ito lang example ha, pagbibigay ko, natural disaster, may mga parating na mga bagyo. Tama po ba? Ano pa? Environmental degradation, mga basura, di ba? Ito, election. Parating na yung election. Pero anong nangyayari? Marami na namang tarpaulin, marami na namang flyers. Ibig sabihin, dadami na naman ang mga basura. Pag maraming basura, pagkatapos ng election, so nagiging problema yan. Okay, I'm not endorsing anyone here or any talking about politics, but I'm real talk lang, real talk. Kumbaga, ano pa? Territorial issues. Ano bang nangyayari sa territories natin ngayon against China? For example, di ba? Meron nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano pa? Insurgencies. Ano yung insurgencies? Yung mga rebelde. Maraming nangyayari ngayon. Mga ganap, mga anti-government, yung mga pangyayari. Ano pa? Traffic sa Manila or maybe in some other parts of the Philippines. Ano pa? Corruption. Am I right? Ano pa? Unemployment. Sinong may kakilala sa atin? O baka ikaw to, nawalan ka ng trabaho. Or underemployment. Kumbaga nabawasan yung oras, naranasan mo nabawasan yung oras mo sa trabaho kasi nga pandemic. Okay, ano pa? Krimen. Ano pa? Bisyo. O sino may kakilala o baka ikaw naman to, may bisyo ka. O buti sana kung yung bisyo mo is yung pagnenegosyo. Okay yun. Pag chichismis, marites ka. Kung chinichismis mo, yun yung negosyo natin, maganda yun. Pero kung chinichismis mo, yung kapitbahay mo, kung sinong kamag-anak mo, yun, ibang usapan na yun. Okay, ano pa? Drugs. Diba? Isang matinding problema din sa bansa natin. Lack of education. Diba? Ang daming, marami tayong naririnig na mga kabataan or mga tao na kulang sa edukasyon. Pero alam nyo ba, anong pinakamatinding nagiging problema ng Pilipino ngayon? Ito ha, na-research ko lang din naman, ginugel ko lang, is poverty. Poverty. Anong ibig sabihin ng poverty? Kapos palagi or mahirap. So hindi man tayo lahat talagang sadlak sa hirap talaga. Pero may alam ko may ilan-ilan sa atin na galing din sa sobrang yun, mahirap nga. Pero ito, dito ka ngayon, bumabangon ka. Pero yung tanong, bakit ang daming Pinoy may ganitong problema? Ito lang nakita ko ah, lack of accountability. Ano yung ibig sabihin yung lack of accountability? Alam mo, sino ba yung mga tao na kung nakakapanood ka ng balita, kung hindi naman masyado, pero naririnig ko lang din, sino ba yung mga taong kadalasan sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung ganitong politiko, sinisisi yung parents, sinisisi yung kahit sino ba? Okay, kahit sino pa man yan. Okay, ito yung mga taong mga nasa poverty level or below poverty line. Wala akong masyadong naririnig na yung mga mayayaman na nagrereklamo pa. Alam mo, kasi may pera naman eh. So, lack of accountability. Alam mo ko bakit? Because people love pointing fingers at others and they hate pointing thumbs at themselves. Tandaan po natin ito kung nakikinig, nanonood ka ngayon, para to sa lahat. Okay? People love pointing fingers at others. Gustong-gusto ng mga tao, let alone Pilipino, na magtuturo ng kahit anong bagay o tao para isisi kung anong problema meron siya. Tama po ba? May kakilala ba tayo? Kamag-anak mo yan o kaibigan o kahit sino mong kakilala mo dun, kapitbahay. And they hate pointing thumbs at themselves. Ayaw nilang akuin na sila yung may problema. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng pangyayari sa buhay mo, lahat kamalian mo. Hindi naman sa ganun. You know why? Alam niyo kung bakit? Kasi mas madaling manisi. Tama po ba? Do you agree? Mas madali kasi it's easier to blame other people eh. So I'm so fascinated by how poverty is predicated on lack of accountability. Alam niyo yung kahirapan ng tao, pretty much is predicated. Sino ba yung palaging nagre-reklamo, nagwiwelga, trabaho, paraging nagbabatuan sa ano dyan, kasi nagwelga nga, ganyan. Ito yung talaga mga kapos. Okay, nasa poverty level or below poverty line.
lack of accountability, which is predicated within the premise of being comfortable and content. Okay, ito lang ha. Okay, kasi komportable sila sa sitwasyon na ganun. Para sa kanila, kung gusto magkaroon ng, let's say, ayuda, o hindi ko minamasama yun, okay, kung tumatanggap ka ng ayuda or ikaw mismo namimigay ng ayuda, walang problema naman dyan. Kung tama naman yung intention mo, walang problema tayo dyan. Okay? Kaso ang problema, yung tao na binibigyan mo palagi, bibigyan mo lang bibigyan hanggang sa nagiging independent na sa'yo, nagiging dependent ka na with someone else, okay, nagiging komportable ka na, nagiging kontento ka na, hanggang dun ka na lang kasi may hihinga naman ako eh. Ano yung nagiging consequence? Ang consequence, okay, comfort and contentment breeds mediocrity. Ito lang ha, ang contentment na term, hindi masama. Naririnig yun ba yung mga tao na sasabi, eh, kontento na ako, okay na ako makakain 3 beses sa isang araw, ikaw yun. E paano yung mga anak mo? May mga pangarap yun eh. Tama po ba? So kung nangangarap ka na para kumain ng 3 beses sa isang araw, eh ikaw yun. Maliit siguro pangarap mo, yun lang, okay ka na. O, nangyayari kasi, pag sinabing contentment, misconception of the term content, kasi biblical naman yun eh. Pero mali yung perception. So nagiging mediocre na. Ano ba mediocre? Okay, comfort and contentment breeds mediocrity. Even worse, poverty. So mediocre, ito yung definition, only moderate quality, not very good. Ibig sabihin, ordinaryo lang. Kasi ordinaryong tao lang naman tayo eh. Ba't kailangan ko pa ibigay yung talagang super, yung best? Bakit ko pang-aaralin yung negosyo na yan? Gusto ko lang maging simple. Yun yung term eh. Kaya hindi mo binibigay yung talagang todo-todo. Oh, whether in business, kung andito ko sa IM Worldwide, kung wala ka pa dito sa IM Worldwide, hindi mo binibigay talaga ng todo. Paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo araw-araw. Routine na lang. Nabubuhay ka na lang dahil kailangan mo magtrabaho para may ilagay na pagkain sa mesa. Sabi nga ni mentor po, naalala ko dati eh, parang in between the lines na hindi ako nabubuhay para lang magbayad ng bills, di ba? At para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Binigyan nga tayo ng abundant life. I mean, andyan eh. Merong mga resources, tayo nga lang hindi nagiging resourceful. So ito ha, mediocrity by extension. Ano nangyayari sa mediocrity? Dito nanggagaling yung word nga, medyo. Mediocrity. Anyway, but I don't know if na-gets nyo. Pero anyway, mediocrity by extension is also an attitude. Isang attitude pala to. Mediocrity is pure laziness, cleverly disguised as contentment with what life throws at you. Mediocre people, mga taong gustong medyo-medyo lang. Okay? Who wants to settle sa tamang-tama lang. Okay? Mediocre people depend on external pressure or motivation to perform. Ito, example. Ano external pressure? Kung nagkatabaho ka ngayon, ano yung external pressure? Yung pressure, rather. Yung boss mo, bibigyan ka ng deadline. Bibigyan ka ng trabaho. Ano, kumusta na? Ganyan. Ano yung mga pinagawa ko sa'yo? May pressure. Galing external sa boss. Eh. Or external motivation. Ano naman external motivation? Ito, bibigyan kita ng 13th month bonus. Masama ba yun? Hindi po. Hindi ko sinasabing masama yung mga bonus na ganyan kung nagtatrabaho ka ngayon. What I'm trying to point is, those are examples of external pressure and motivation para mas lalong gawin mo, okay? Or gagawin mo. Okay? Pero ito yung pinagkaiba. While people who value excellence, okay, not mediocre, they draw from internal motivation and drive. Hindi ka napupush dahil sa kung anong pangyayari sa labas. Hindi ikaw mismo to. Ano yung nagda-drive sa'yo? Bakit mo gustong umasenso sa buhay? Ano ba yung nagda-drive sa'yo? Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Pero ang tanong lang, yung ginagawa mo ngayon, binibigay ba niyan ang gusto mo talagang nangyari sa buhay mo? So itong mga tao na excellent, they strive for excellence. They don't wait for. So, hindi sila naghihintay or depend on situations or people to be productive. Hindi sila naghihintay. They take action. So itong solution. Number one, ready na ba? Solution. Focus your attention on OQP and OQT. Okay, oh, medyo baka maguluhan ko. Ano ba yung OQP at OQT? OQP means only quality people. OQT, only quality things. Okay, gusto mo bang maging excellent sa buhay mo? May mangyaring maganda na excelente talaga. Focus your attention on only quality people. Tanungin mo yung sarili mo, sino-sino bang araw-araw kinakausap mo, nasa paligid mo, nakakausap mo? Ang question, do those people contribute to your success, to the success level na gugustuhin mo? Di ba? Ano pa? Only quality things,
ano ba yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin? It takes a lot of little things to add up to 100%. Ito lang tandaan natin. Ito yung na-learn ko. Ayoko nang medyo baka mabigla ka. Grabe naman si Mr. Brian. Dapat di ko nang kakausapin si yung kapitbahay kong chismosa. Chismoso, ganyan. Ito yung tinatawag na Pareto principle. Pareto 80-20 principle. Ano to? In a nutshell, if you focus your attention on the top 20% in anything you do, you will get an 80% return. Okay? Kung ifo-focus mo yung sarili mo sa top 20, ibig sabihin may mga bagay na importante and palagay natin urgent pa siya, in anything you do, you will get 80% return. Malaki-malaki, di ba? In developing people naman, kung mentor ka, or if you're teaching or helping someone, okay, nagme-mentor ka, halimbawa, if you're developing people, you should spend 80% of your time developing only the 20% of people around you. Sino tong 20% na tutukan mo lang ng pansin? Itong OQP na sinasabi natin. Ito yung mga pinaka-importante yung mga tao. Sino to? Yung family mo. So yan, syempre, pamilya mo yan eh. Okay, dapat. Na, isa yan, nauna yan sa lista mo. And the people who have the most potential. Ito yung nakikita kong talagang napaka-importante, pamilya and the people who have the most potential. Kasi ang mangyayari, pag masyadong lahat ng tao, parang tatakbong mayor, lahat ng tao makakasalamuha mo, halos parang kilala mo. Baga, ang mangyayari dyan, if you try to mentor and develop more people than that, you're going to be spreading yourself too thin. So, nawawala yung quality. Kaya meron tayong mga core captains. Hindi ko man kayo lahat mamementoran, pero meron akong core. Meron tayong core. Core din ako ni Mentor Poy. Hindi man lahat ng team I am the one mamementoran ni lahat isa-isa, pero merong core. Kaya meron tayong team Code Black. Hindi niya na kailangan pang iisa-isahin pat lahat ng member ng team Code Black. Mapapagod si Mentor Poy. Hindi siya nagdu-duplicate niyan. Hindi siya nagle-leverage. Ang point dito sa network marketing business, magle-leverage tayo. Darating yung panahon na kumukonti yung trabaho natin pero lumalaki yung kitaan. Kaya yun yung nangyayari sa mga ilan sa mga top mentors natin. Kasi nagdu-duplicate. Dapat yun yung maging goal mo. Okay? So focus your attention on OQP and OQT. Number two, seek continual improvement. Anong ibig sabihin? Dapat tuloy-tuloy na paglago. Tama ba? Improve. Excellence. Excellence is equal to gradual result of always striving to do better. Ulitin ko ha, excellence is equal to gradual result of always striving to do better. Take note of the words. Gradual, ibig sabihin pa unti-unti, then always, tuloy-tuloy, palagi, to do better. Dapat merong improvement na nangyayari sa'yo bawat araw, kahit 1% lang. Tinatawag natin na 1% rule. So ano yung sinasabi ng iba? Halimbawa na lang, pag sa paggawa ng negosyo o prospect, example, sasabihin, hindi kasi ako marunong magdugtong niyan. Hindi kasi ako marunong magbenta. Hindi kasi ako marunong magsalita. Hindi kasi ako marunong mag-training. Hindi kasi ako marunong mag-present. Guess what? You did not know how to write or even talk, but you figured it out anyway. Tama ba? Kung nagdi-drive kang ng kotse ngayon, ng sasakyan, pinanganak ka ba na marunong ka na mag-drive? Wala namang sigurong ganun, di ba? Unless alien ka, siguro. Di ba? Walang pinanganak na doktor. Walang pinanganak na sundalo o teacher agad. Bakit? Natutunan lang din. Inaaral lang din. Ganun din sa negosyo natin. So kaya palagi nating ini-emphasize dito sa business natin, this is not a get-rich-quick scheme. Pero ito, this is a business that requires work. This is a business that requires work. Pero ito maganda. This requires work upfront. But the rewards are truly amazing pag tinutuloy-tuloy mo in a shorter span of time than you having to work 40 to 50 years in the corporate world. Again, hindi masama ang pagiging empleyado. Galing din po ako dyan. 10 years ako sa call center din. So, comes the question, what if I fail? May mga prospects sa tayo na natanong na to, paano pag nalugi ako dyan? O baka ikaw to. Alam nyo, the reason many people don't make it through or any better in life is because they quit at their first failure. Okay, ito yung John Maxwell's 4 rules to treat failure. Okay, rule number 1, there's no such thing as failures, only lessons. There's no such thing as failures. Only lessons. It's either you win or you learn. Number 2, the lesson continues until you learn. Okay, yung kahirapan, yung poverty, tutuloy-tuloy talaga yan. Hindi magbabago yan until you learn. Number 3, if you do not learn the lesson, it gets harder. Nagiging mas mahirap.
if you don't learn. Number four, you will know you have learned the lesson when you change your actions. Ayan, ito yung patotoo. Na pag sinabi mong may naintindihan ako, may na-learn ako sa lesson ng buhay na ganitong pangyayari, at may ginawa ka na iba o bago para mabago yung sitwasyon na yun, yun makakapagsabi. Binago mo yung action mo. Nagkaroon ka ng resulta. That means you learned sa lesson, di ba? Okay, kaya ang tanong, okay? Ano ang problema mo ngayon na problema mo rin last year at problema mo rin the year before that? Kung wala kang ginawang bago, hindi ko sinasabing agad-agad may magbago. Pero kung wala kang ginawang bago, kahit paunti-unti lang, 1% halimbawa every day or change of actions na tinatawag, hindi ka nag-learn. Hindi ka nag-grow. Kaya patuloy ang lesson na nagiging mas mahirap. On a different perspective, ano ba yung pwedeng gawin natin na definition ng fail? Ito, pwedeng fail, first attempt in learning, and then you take action. First action in learning. Anong gagawin mo? Gawan mo ng solusyon, okay? And then, forever acquiring important lessons. Yun yung pwedeng maging perspective. Nasa perspective lang yan eh. Sabi pa nga, success is 99% failure. You only need to hit 1% ng success na yun para manalo ka. Kaya kung nagfe-fail ka ngayon, so hindi mo pa na-hit yung success. So ang gagawin mo, you learn fast. Then you take action. You keep learning. Yan yung ginagawa natin dito sa business natin. Ito si Thomas Edison. Kilala ba natin si Thomas Edison, okay? Siya yung inventor ng light bulb, tama ba? But do we not know na he has patented about 1,000 na inventions? Hindi lang yung ilaw. Yun yung kasing mas nakakilala siya. O, nangyari sa kanya, there was a time na meron siyang factory. Concrete naman, sementado, tsaka made of steel. So kung isipin natin, hindi siya ganun ka-prone. Hindi siya prone sa sunog. Pero nangyari one day, nasunog yung factory niya. So habang nasusunog yung factory niya, nakita ng yung anak niya na si Charles. Nasa 24 years old yung anak niya nun. Siya, 67. Hinanap niya si daddy niya. Dad, nasan ka? Si Thomas Edison, yung daddy niya. So, nung nahanap niya na si daddy niya, Thomas, nakatayo lang pala sa medyo mataas na lugar. Pinapanood yung factory na nasusunog. So, wala, nakatayo lang siya ganyan. Alam. Wala ka naman magagawa. Sunog na yung factory mo. Tinanong niya kay Charles, anak niya, nasan si mami mo? Tawagin mo si mami mo. Hanapin mo siya. Papuntahin mo dito. Itabi mo sa akin. Para makita niya tong very rare na pangyayari na nasusunog yung factory nila. Kinaumagahan, so remain ruins na, wala na, sira-sira na. Ruins, sira na yung factory, walang natira. Yung sabi pa ng anak niya, grabe dad, nasunog lahat, sayang naman, grabe pinaghirapan mo, ganyan. Pero ito yung attitude ni Thomas Edison. Alam niyo anong sinabi niya? Sabi niya, sa asawa niya, sabi niya, there's a great failure in disaster. All our mistakes are burned up. Lahat ng mga kamalian ko nasunog lahat. Thank God we can start anew. What a great attitude. Ang ganda ng attitude ni Thomas Edison. Nasunog lahat ng kamalian niya pero di siya nag-give up. Nagpasalamat pa siya. Again, merong attitude of gratitude. Makakapagsimula ko ulit. So itong sabi niyo, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Ito lang masasabi ko sa iyo ngayon kung nanonood ka ngayon. If you give up now, guess sinong talo? Ikaw. But you will never realize how close you are to success kung mag-give up ka ngayon. Either you give up or you learn. Piliin mo yung OQP mo. Dapat OQP lang. Ang team code lock is my OQP. Ayan. Number three, practice self-discipline. What separates the excellent from the mediocre ng mga tao? Ito yung tinatawag na disiplina. So if you want to change yourself, you must change something you do every day. Ano yung dalawang habits na nakakapagbago sa buhay ko na noon di ko ginagawa. Ngayon ko lang ginagawa na nandito na sa Emerald Guide. Gusto kong i-share sa inyo yung sikreto ko. Systems rather than goals. Yan yung una. Okay, hindi ko sinasabing huwag kang mag-set ng goals. Kaya nga, siyempre may goals ka. Okay, you already have an idea kung saan ka papunta. Meron ka rin destination. Otherwise, kung wala kang goal, wala kang aim, wala kang target, you'll be shooting aimlessly. Pero ang nangyayari, pag masyadong malaki yung goals mo, halimbawa, 3-story house, eh andito ka pa ngayon, sobrang liit mo pa, yung nasa panimula ka pa lang. Pero dahil sa sobrang laki ng goals mo, na-intimidate ka. So sobrang na-intimidate ka, hindi mo na gagawin.
Nakakuha ba natin? Di mo na lang gagawin. Grabe nga. Parang ano pa lang. Nagtatrabaho pa lang ako sa ganito. Ang liit ng sahod ko. Gusto ko 3-story house na may malaking Christmas tree pag December na nakabaliktad. O, parang ganyan. Diba? Na-intimidate ka kasi iniisip po, yung tinitignan mo, yung bigger, yung ultimate goals, which is not wrong. Pero, I'd rather say, focus on systems. Gumawa ka ng sistema sa buhay mo na paunti-unti mong maabot yung mga goals. Number two, yung pangalawa, you set targets that bring you closer to your goals. Again, meron kang ultimate goals, but focus on, you set targets. Yung pinakaiba ng targets ang goals. Ang goals is yung talagang, yung far end, yung ultimate talaga. Gusto mo magkasasakyan ng ganito, ng gusto mo. O, bago mo marating yan, set ka muna ng targets. Anong gagawin mo araw-araw para unti-unti mo maabot yung goal na yun? Kasi mas madaling tapusin yung targets. Mas dali mo siyang gawin eh. Hindi mo ito magagawa kung wala kang disiplina. Lastly, number four, maintain high personal standards. Sabi ni D. Bruce Lockerbie, mediocrity isn't at root a national problem. Hindi po ito problema ng Pilipinas, nor a corporate or institutional problem. Hindi sa kumpanya mo, pinagtatrabahuan mo, nor a departmental problem. Hindi rin ito problema sa within your family. It's an internal motivation. It's your drive. Kung pinanganak kang mahirap, halimbawa, hindi naman kailangan na mamatay kang mahirap din or maipasa mo rin sa pamilya mo. Bagkus, ikaw yung magbe-break ng sistema na yun. You see, mediocrity is first, sabi dito, a personal trait. It's a personal concession to less than our best. Mediocrity always begins with me. It begins with you po. You. So, sabi ni Willa Foster, quality is never an accident. It is always a result of high intentions. Dapat meron kang intention. Ibig sabihin, kusa. Dapat sinet mo talaga. Inisip mo na maigi, pinag-isipan mo, sincere effort, kumbaga ginawa mo, intelligent direction, and skillful execution. Kaya dito sa I Am World Wide, ginagawa natin, we set the mind first bago yung skills. Kasi kahit gano'ng kagaling, kung mali yung mindset mo, hindi mo to gagawin or hindi mo to gagawin ng tama. Tama po ba? Are we learning? Okay, so it represents the wise choice of many alternatives. So, ang tanong, kumusta ka naman ngayon? Are the choices you're making doing you any good? Your level of performance is a choice. Is it? It's either mediocrity or excellence. Alin ka doon? Alin ang gusto mo? Kung nasan ka man ngayon, are you at excellent level ka na? Sa palagay mo, excellent na ba talaga yan? Or may ibubuga ka pa? Alam ko kasi may ibubuga ka pa. Ako rin, alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ito yun. Hindi pa to, nagsisimula pa lang ako. So you can't make adequacy your goal and reach your maximum potential. Philippians 4:8. Brothers, mga kapatid, whatever is true, ano yung makatotohanan, whatever is honorable, whatever is just, ano yung tama, okay? Whatever is pure, whatever is lovely, ano yung maganda, nagpapaganda sa loob-looban mo. Whatever is commendable, oh, yung mga ginagawa natin dito, nagpapa-recognize tayo, nag-recognize tayo yung mga achievements, those are commendable. Mga comment, kino-comment natin. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So pag isip-isipan mo ngayon, ano ba yung bagay yung mga ginagawa mo ngayon? Makatotohanan ba yan? Is it honorable? Is it just? Is it pure? Do you have the purest intentions? Ano bang purpose mo? Bakit mo ito ginagawa? Kung ano mong ginagawa mo ngayon sa trabaho mo, ano bang purpose mo? Is it lovely? Is it commendable? Lastly, yung verse natin, Ephesians 3:20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So this is a five-fold power ng Diyos. So sabi dito, now unto him. Diyan pa lang eh. Now unto him pa lang, panalo na eh. Say, Diyos siya eh. Pero sabi dito, that is able. Kaya niya na gawin, able to do, kaya niyang gawin, na mahigit pa, exceeding, na sobrang dami, abundant, above all, higit pa sa anong hihingi natin o iisipin or imagine, according to the power that worketh in us. So achieve excellence over what's merely adequate.